lahat po na po. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong lagi pong tulong po at sa suporta. Alam niyo naman po ang Team Dondon. Manalo, matalo, umulat, umaraw, tagal lang po kami na ating dito. Hindi po kami basta nangangako, kami po ay gumagawa. Hindi po kami mangangako na ipapagawa namin lahat ng kalye, kami po ay gagawa nung amin pong kaya at sana po yung kaya pong yun na yun naman po'y mula po sa aming puso. Sana po'y tumatak po sa inyong isip at maramdaman po ninyo sa inyong pong buhay. Wala na masyadong mga sasabihin kami. Basta ang motto namin o yung aming sigaw ng aming grupo, dala namin pag-asa, hindi pangako. Pinapangako pa lang ng iba, gagawin yun na. Bago pa lang kami mag-file, lahat ng programa namin, tanda ninyo, lahat ng programa namin gustong gawin sa Taysan ay bago kami mangampanya ng 45 days before election, ginawa na namin. Kaya wala na kayong maririnig sa aming pangako. Number one, education. Number two, employment. Number three, health services. Number four namin, yung aming senior citizen na first time lang namin gagawin ito. At sana makaabot sa aming mga senior citizen. Marami kaming pwedeng iambag sa ating bayan. Sa pamamagitan ng eksperyensya ko sa pagdinegosyo, eksperyensya ko sa paghahawak ng maraming tao, nakikita ko ang kakulangan na kailangan matanggap ng mga tao. Konting additional na ganito. Ito yung katotohanan dito, ano ha. Ito yung buod talaga na hindi nagpaliwanag sa mga tao bayan. Noong panahon ko bilang mayor ng bayan ng Taysan, kasama at sa tulong ng gobernador, ng napakagaling ating gobernador, Vilma Santos Recto at ni Congressman Dong Mendoza, almost 90% ng kalsada at provincia road sa bayan ng Taysan ay pagawa namin. Hinihingi ko yan kay gobernador at kay Congressman Dong Mendoza na may pagawa yan. Napagawa naman talaga namin eh. Number one talaga, napagawa namin 90% ng kalsada, provincial at national road, napagawa namin lahat. Totoo yan. Ang problema, nung pinagawa, sinira naman ng malalaking mga truck. Nung panahon ko ha, tatlo lamang ang quarry sa Taysan. Baka hindi nyo alam. Hindi po mga Portugal ang nagparami ng quarry sa bayan ng Taysan. Nung panahon ko, kahit isang quarry, isaliksik niyan sa PMRB, sa Provincial Mining and Regulatory Board, kahit isang bagong quarry, wala akong pinayagan noon na maitayo. Yung tatlong existing, hindi ako nagbigay ng permission. Hindi ko naman pwedeng ipasarado yan nang walang violation sila. Naintindihan nyo, hindi ako ang nagbigay permiso na makapasok yung mga quarry na yan nung panahon ko. Nung panahon ko una, ang nakaka-under dyan ay yung Environmental Management Bureau. Kasi small-scale quarrying yan. Bago ako matapos ng termino, naggawa kami, yan, maingay na telepono, siya ang chairman ng Committee on Environment noon. Naggawa kami ng ordinansa na bawal na makapagtayo ang bagong quarry sa bayan ng Taysan. Walang pwedeng itayo na bagong quarry. Bukod doon sa tatlo, ha? Bawal na makapagtayo ng mga bagong quarry o mining operation o crushing operation dito sa bayan ng Taysan. Sa kasamaang palad, in a span of one year, pinawalang bisa nung sumunod na administrasyon. Doon na lumabas ngayon. Nung panahon ko, ang CLUP, yung Comprehensive Land Use Plan, Comprehensive Land Use Program ng Taysan, ang mineral land lang noon na pinapayagan namin ay 15 hectares. Naintindihan nyo? 15 hectares lang ang pinayagan namin noon, administrasyon namin. Pagkatapos ang administrasyon namin, 2017, gumawa ng bagong Comprehensive Land Use Program. Gumawa sila at pinayagan nila, kakaunti lang naman, ang pinayagan nila makapag-quarry dito. 170 hectares ang pinayagan na nilang ma-quarry sa bayan ng Taysan. Paano tatagal ang ating mga lansangan? Kahit anong tibay ng kalsada,
Hindi titinong ang kalsada natin. Kahit pagawin mong 20 inches yan, hindi titinong ang kalsada natin hanggat may kwari sa bahay ng Taysa at hanggat may mga abusadong truckers na dumadaan diyan. Hindi lang naman kwari ang sumisira. Hindi mo kwari sumisira ang kalsada eh. Ang sumisira, yung mga dambuhalang mga truck na kumakarga ng lampas sa itinakdang weight limit. Eh, dito sa mga kuwari natin, ikarga mo na hanggang kaya mo. Eh, yung load limit na 30 tons, alam ba ganun nyo? Ay, kinakarga ng mga truck dito, 60 or more tons. Paano titinong kalsada natin? Paano titinong kalsada? Kaya, kahit anong galing ng mayor, kahit anong galing ng gobernador, kapag hindi tayo ginamit, hindi natin ginamitan ng kamay na bakal ang pagpapadaan dyan, hindi titino ang mga kalsada. Kahit anong dami ng mga pera o lagat mong pondo dyan, hindi titino ang kalsada. Yun lang yung nagiging problema dito. Yun ang gagawa natin ng magandang programa. Pinangako na nga namin yan eh. Nung dati, alam niyo yung pinakasolusyon dyan? Lagyan natin ng truck scale sa bunganga. Hindi naman tayo sa kalsada mga. Bawal kasi. Bawal ang isang munisipyo na maglagay ka ng timbangan sa national road. Pero hindi pinagbabawal ng batas maglagay ka sa bungad ng mga quarry. Diba? Naintindihan niyo ako? Kasi hindi kami pwedeng matingil eh. Ang bayan, hindi pwedeng matingil. Eh, huwag kayong mag-cooperate dyan. Kung hindi kayo papayag, eh, ikaw ang puno ng bayan. Nandito, yung magiging sanggol ng bayan, iatas lang natin sa mga quarry operators, dito tayo maglagay ng truck scale. Kung hindi kayo magpapatimbang, eh, hindi kayo namin bibigyan ng business permit. Kasi hindi kayo sumusunod sa mga patakaran. Di ba ka? Hindi naman public na lugar yung paglalagay natin. Kanila mismo lugar. Kanila mismo lugar. Para public sila na hindi sila mag-overload. Sino makikinabang doon? Hindi naman munisipyo eh. Yung lahat ng mga mamamayan na dadaan dyan, eh kapag nagawa namin yun, gaganda na kalsada ng Texas. Hindi na pwedeng tanggalin yung mga kwari yan. Saka naman nyo, hindi na pwedeng patigilin yan. Kasi yan ay batas na. Na pwede sila magtayo ng kwari. Ang kailangan lang natin, i-regulate natin. Di ba ka? Naintindihan ninyo? I-regulate natin, sumunod sila sa mga patakaran natin, sa tingin ko, yung sinasabi kong tourism ay magkakatotohanan. Dahil pupuntahan na tayo, pakapuntahin na tayo mga resorts dito, hindi na sira kalsada, maalwan ang makakadaan ng ating mga mamamayan. Number one, bilang ako isang negosyante, napakarami kong kaibigan na investor. Napakaraming gusto magtayo ng industriya dito. Planta. Kaya nga natin pinatayo yung munisipyo para makaakit tayo ng mga investor. Di ba ka? Katulad sa mga mangungutang sa bangko, di ba ka? Unang pinupuntahan yung tahanan ng nangungutang para kung capable pa nga ito na makapagbayad. Di ba ka? Yan lang naman. Di ba ka? Yan ang number one. Titingnan muna yung kapasidad ng nangungutang. Katulad din ito ng paghihimo sa mga investor. O, kung pangit ang munisipyo mo, bakit ang pamamahala mo dyan? Ba't ganyan? Di ba ka? Hindi mo nga mapaganda ang bahay mo eh. Mapaganda mo pa kaya ang buong bayan? Eh ngayon, yun ang purpose natin. Yun ang naging vision ko noon. Para may pagawa yung munisipyo at makakuha tayo ng mga madaming investor. Kasi ang bayan ng Taysan, isa sa pinakamalaki ang land area sa buong 4th District of Batangas. Pero pagdating sa ekonomiya, sa anin, pang-anin, yun ang mabigat dyan. Pero ang laki ng potential ng Taysan. O bakit sa Paddy Garcia? Ang liit ng lupay nila, may industrial park na sila. Naghanap pa nga sila kung sa itatayo. Ang industrial park kasi kulang ang land area ay dito sa Taysan. Magkano ang lubang ng mga lupa dito ang bakante? Bakit hindi natin magawa? O totoo, natin tayong mga quarry. Ano? Pero ang tanong ko, doon sa nakikinabang sa quarry, kapag naubos yung miniminat, saan pupunta ang mga tao ang magtatrabaho diyan? Nakakatulong. Totoo, nakakatulong sa mga trabaho ang mga quarry dito sa Taysan. Totoo, nakakatulong talaga. Nag-generate ng employment. Tama? Madami yung tutulungan.
ngayon. Pero ang tanong ko, hanggang kailan? Kasi yung mga quarry na yan, kapag naubos na ang mina doon sa lugar na yon, ano gagawin? Titigil. Pero yung iniisip natin ng mga industriya, katulad ng mga paggawa ng tiles, paggawaan ng mga papel, kasi hindi naman sila naghahanap ng pagtatayuan na doon mismo yung kukuha na nila ng produkto, ng raw materials. Hindi. Ang kailangan lang nila ay may sapat na area na paglalagakan ng planta. Balik ang saya. Kasi alam naman natin na dati na ako dito sa Laysan, ano? Tapos yung termino ko, tapos kung pumalik sa akin, yun na, nagkakaroon ng problema. Siyempre, sa puntong yun, maraming nalungkot. Maraming nalungkot. Dahil siyempre, napapalitan tayo sa, hindi dun sa kaunlaran, hindi dun sa karangyahan at kasayahan, kundi dun sa problema na nangyari sa aming bahay. Kaya, babalik namin ang saya dito sa Taysan. Siyempre, sa pwede mo magmula ang saya sa kaunlaran. Sa kaunlaran. Number one. Sabi ko nga sa inyo kanina na ibabalik namin ang saya. Paano babalik ang saya? Kaunlaran at bibigyan natin ng sapat na programa. Lalitigit, number one. Katatapos lang namin nag-payout sa 1,400 na mga estudyante, college students. Meron na kaming scholar. Yung grupo namin, kumuha ng scholars na 1,400 na estudyante, college students. Na ito ay payout na namin, ito first sem. And then, December, may payout ulit kami ng siguro, baka second sem, umabot sa 2,000 mahigit ito, yung scholars namin. Yun. And then, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung employment. Meron na kaming manpower agency na magbibigay ng trabaho sa mga, sa tulad sinabi ko kanina, yung planta ng tiles, nangangailangan niya ng mga empleyado. Mag-uumpisa yan ng December, late November, mag-start na ng hiring yan. 1,000 jobs ang maiibigay namin dito sa ating mga babayan at sa karating bayan. Kasi hindi naman natin kahit sa lohay dito sa Taysan yan. Di ba ga? Ha? At hanggang ngayon, yung kumpanya namin, nangangailangan ng mga tripulante ng barko, pwede kami magbigay ng employment. Kaya, babalik talaga saya kapag maunlad ang bawat pamilya tayo sa inyo.